Maglagay po tayo ng 2 tablespoons na mantika dito sa ating kawali or sa ating pan. At kapag uminit na po, ay isunod naman natin itong ating minced garlic. Gumamit po ako dito ng 2 tablespoons. Mas masarap po kasi dito sa ating lumpiang gulay ang maraming bawang. Haluin lang po natin hanggang sa mag-golden brown. Pero huwag po nating susunugin para hindi mapait at nang hindi magkaroon ng aftertaste itong ating lulutuin. At kapag ganito na po, ay pwede na nating isunod yung onion. Gumamit po ako ng 3 tablespoon na diced white onion, pero pwede po tayong gumamit ng red. Haluin lang po natin hanggang sa lumambot itong ating sibuyas. Isunod naman po natin ngayon ang string beans na hiniwa ng maninipis. At atin lang pong gigisahin. Ngayon naman po ay lagyan natin ng 1/4 cup na tubig para maluto ang ating string beans. At sabay nating tatakpan hanggang sa lumambot. Kaya naman, this is Bella ang inyong kusinera ng Yudelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At pagkaraan po ng ilang minuto, pwede na po nating isunod yung carrots. Hiniwa ko lang po ito ng pahaba na maninipis para madali pong maluto at sakong-sakto para dito sa ating lumpiang gulay. Ngayon naman ay meron din po ako ditong cabbage. Ganon din po yung hiwa ko. Maninipis lang po na pahaba na katulad lang ng carrots. Paghalo-haluin lang po natin itong mga ito. Itong tatlong gulay na ito lang po ang ating kailangan para makagawa tayo ng masarap at masustansyang lumpia. Lagyan din po natin ng chicken powder or chicken cubes. Ngayon naman, ito po yung sikreto. Gumamit po tayo ng Maggi seasoning. I-season lang po natin ng paminta. Depende po sa inyong panlasa at ngayon naman ay atin pong hahaluin. Hintayin lang po natin na maging malambot ng konti itong ating cabbage at yung ating carrots. Mas maganda po kung half cook lang. Pero depende din po sa inyong panlasa. Kung gusto nyo ay lutong-luto, pwede nyo po siyang lutuin mabuti. Pero kung kumakain naman po kayo ng half cook, ay mas okay din po yon. At ngayon naman po ay okay na ito. Tikman nyo na lang po kung sakto sa inyong lasa at kung kulang naman ay magdagdag kayo ng Maggi seasoning. Palamigin lang po natin dito sa isang pinggan. At kapag malamig na, pwede na po natin siyang ibalot. Pwede po tayong gumamit ng kahit anong klase na pastry na pambalot. Basta kailangan lang po yung medyo malaki. Maglagay lang po tayo ng isang kutsara or depende sa laki ng lumpia na inyong gustong gawin. I-fold lang po natin ng dalawang beses itong dulo and then saka naman natin isusunod itong dalawang gilid. Then i-roll lang po natin hanggang sa matira yung ganitong size, itong ganitong dulo at ito naman po ang ating isi-sealed. Gagamit po ako ng tubig lamang at saka brass para sa pag-close or sa pagsasarado nitong ating lumpia wrapper. Pwede rin niyo pong gamitan ng itlog. So ayan, ganyan lang po. At ituloy-tuloy lang po natin ang ganitong proseso hanggang sa matapos. And announcement po, ang atin pong Supporters Day ay every first Sunday of the month. Meron po tayong iba't ibang giveaways, GCash, at saka yung ating cake raffle po sa may mga birthday na susunod na buwan. At syempre, yung ating pong pang-October na birthday ay naiparaffle na po natin ng September 5. At para naman po sa may mga birthday ng November, October 3 naman po ang ating paraffle ng cake para sa inyo. Kaya naman, maraming maraming salamat po sa ating sponsor ngayong September. Sponsor po sa ating mga paraffle. Maraming maraming salamat, Paus Branded Shop. Huwag po natin kalimutan subaybayan or i-follow ang kanyang Facebook page at ang kanyang YouTube channel na Paus Branded Shop.
At ready na po iprito itong ating lumpia. Maglagay lang po tayo ng mantika dito sa ating malapad na kawali. Or mas maganda po kung ganitong pan ang inyong gagamitin, huwag pong masyadong marami ang mantika na ating ilalagay. Basta yung kailangan lang po yung maluluto natin itong ating lumpiang gulay. Kapag ganitong klaseng lumpia po kasi, may mga time na sumasabo po or yung pumuputok-putok sa gilid. So ganito po yung style na ginagawa ko para maganda ang pagkakaluto. Pihit-pihitin lang po natin hanggang sa maging golden brown ang palibot. Dahil ang lulutuin lang naman po natin dito ay yung pinakabalat niya. At kapag ganito na po ay atin na pong hanguin, ilagay lang po natin sa isang tray na may paper towel para yung mga mantika po na nandito sa ating lumpia ay maabsorb ng paper towel. At ito na po ang ating masarap at masustansyang lumpiang gulay na pwedeng-pwede pong pangnegosyo. Isasawsaw lang po natin yan sa suka na may konting sibuyas at bawang. Lagyan po ng sili kung gusto medyo maanghang. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo!